Ciao raga, musta raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Alora raga, gaya ng promise ko sa iyo, arin na yung step-by-step video guide kung paano ka mag-apply online para doon sa bonus socialigas per forniture condominiali. Kung ikaw ay nakatanggap din ng garning sulat o kaya naman ay makakatanggap pa lang, huwag mo agad itatapon kasi baka ikaw ay entitled eh di para kang nagtapon ng bonus. Kaya sa vlog nare ay idadisect natin ang bawat parte ng sulat na yan para malaman natin kung sino ka talaga ang dapat na mag-apply, kailan ka dapat mag-apply, paano ka mag-apply, kailan at paano dadating ang bonus. Sasagutin natin lahat ng mga tanong na yan plus yung video guide. Ang detalye raga, doon po na sigla, partiamo! Kung first time mo na makabisita, welcome sa'yo, salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng solid raga, salamat sa patuloy mong pagsuporta. Mag-aayos ka ng dokumento, ikaw ga ay mag-a-apply ng bonus, kailangan mo ga ng information na maaaring makatulong sa iyo, ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel nare para sa gayon ay makapag-integrate ka at makapag-adapt ka ng mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa aking channel, hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. Dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ako diyan. Maraming salamat sa iyo, raga. Para doon sa ilan na nagtatanong kung meron pag-a-rent na bonus sociale or yung bonus luce, gas at aqua, ang sagot dyan, raga, ay meron pa rin yan. Gaya pa rin ng dati, basta't ikaw ay mayroong ISE na yan ay pasok doon sa limit na 15,000 at dapat ay ikaw o kaya naman ay at least isa sa member ng iyong nucleo familiare na nandoon sa ISE, kailangan ay mayroong nakapangalan na buleta. Dapat din na yan ay for domestic use at syempre dapat ay active yung fornitura, yung kontrato di fornitura. Tapos ay yung bonus na matatanggap para dito sa bonus sociale ay automatic nang ileles yung iskonto niyan, makikita mo na doon sa iyong buleta. Para naman doon sa iba na nagtataka dahil bakit daw parang wala na yung bonus sociale dahil nga doon sa buleta nila ay hindi na nila nakikita yung bonus. Tapos ay ang kanilang buleta ay hindi na negative. Gaya ng explanation ng ibang mga gestory kung sakali na ikaw ay entitled sa bonus tapos ay hindi agad yan nag-reflect doon sa mga buleta mo, ibig sabihin ay yan ay ibibigay pa rin nila sa iyo. Ikaw ay entitled pa rin at makikita mo yan doon sa kungwalyo or doon sa tinatawag na adjustment. Kaya kung ganyan din ang iyong sitwasyon, maigi na ikaw ay mag-verify, mag-inquire ka direkta doon sa iyong gestore para malaman mo kung ano ka talaga yung status at saka malaman mo yung dahilan bakit hindi mo na nakikita yung iyong bonus sociale doon sa iyong mga nakalipas na buleta. Kung ang bonus sociale ay yan ay automatic na at no need ng applyan, meron din naman na bonus na tinatawag na bonus sociale gas per forniture condominiali, yan naman ay dapat na a-applyin pa online para na sa ganun ay matanggap mo ang bonus na yan. Kaya kung ikaw ay nakatanggap ng garning sulat na galing sa acquirente unico, maigi na malaman mo if pwede ka gang mag-apply para makatanggap ka ng bonus na yan. Kaya huwag agad itatapon, alamin muna ang detalye ng vlog nare. Sa upper part ng sulat na yan ay nandyan ang mahalagang info. Nakikita ang Codice Pratica C or SII na kakailanganin yan sa pagkompila ng modulo online. Nandyan din yung Codice Fiscale ng Dichiarante sa ISE. At kung kaninong Codice Fiscale ang nandiyan, sa kanya din dapat nakapangalan or naka-address ang sulat na yan. Ang subject na sulat na yan ay para sa pagkilala ng bonus sociale gas para sa mga forniture condominiali o ang reskaldamento ng building ay centralizzato. Kaya ka nakatanggap ng sulat na yan ay hindi dahil 100% or automatic na ikaw ay qualified na agad sa bonus na yan. Kaya ka nakatanggap ng sulat na yan dahil ayon doon sa records ni IMPS, ang ISE ng iyong nucleo familiare ay pasok doon sa limit para sa bonus sociale gas. Sinasabi din na ang iyong nucleo familiare ay mayroon ng bonus gas na natatanggap at yun ay discounted na doon sa bulete. Ngayon, kung ikaw o isa sa member ng iyong nucleo familiare na kasama doon sa ISE ay nakatira sa isang kondominyo na kung saan ang reskaldamento
o heater ay tsentralizado, maaaring entitled ka din na makatanggap ng bonus sociale gas para sa reskaldamento. Pero dapat na a-applyan yan online at mamaya ipapakita ko sa iyo yung video guide. Importante na makuha yung tinatawag na Codice PDR or Punto di Reconsegna. Yan ay 14-digit numeric code na sa administratore ng building dapat na kukuhanin. Dapat na ma-applyan yan within 60 days mula doon sa date na indicated sa sulat na yan. Ang Codice PDR ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pag-email sa administratore ng kondominyo. O baka naman ay nami-message mo sila, so magtatanong ka sa kanila. O pure, doon sa may-ari ng bahay, kung halimbawa ikaw ay naupa, pwede kang magsabi doon at sila na ang kukuha doon sa administratore ng building. Tandaan na kapag mali ang ibinigay na Codice PDR, hindi tatanggapin ang demanda mo. In short, hindi yan maaaprubahan. Take note ha, iba ang Codice PDR ng kondominyo na manggagaling sa administratore kaysa sa doon sa PDR ng buleta ng gas mo sa iyong bahay. Hindi dahil sa nag-apply ka ay okay na. Lahat ng details na nilagay sa demanda ay i-verify pa. Kung sakali na maaprubahan ng application, may dadating na sulat sa iyong address at yun ay dadalhin sa Poste Italiane para ma-i-encash. Pwede din just in case na magdeliga kung sino ang mag-i-encash, pero dapat na i-declare mo na agad doon sa application online kung ikaw ga ay magdedeliga o hindi. Aray ang importanteng info na dapat na malaman mo. Ang sulat na yan ay i-disregard mo kung ikaw o kahit yung iba na kasama mo sa iyong nukleo familiare doon sa ISE ay hindi naman centralizado o kondominyale ang reskaldamento ng kondominyo na tinitirhan ninyo. Kaya kapag autonomo at hindi centralizado, hindi entitled sa bonus sociale gas per forniture condominiali kahit pa nadatnan, kahit pa nakatanggap ng sulat na gayaan. Just in case na may gusto kang linawin, gusto mong magtanong para sa iba pang mga info, nandyan ang mga contact details na pwede mong pagtanungan. Example, ang date ng sulat na yan ay June 1, 2023. Kaya dapat na ma-applyan yan online within 60 days mula June 1, 2023. Dahil kapag lumampas yan, doon sa palugit na yan, hindi na pwedeng mag-apply. Oraga, umaasa ako na naging malino sa iyo yung mga info na pinag-usapan natin. Ngayon naman ay ipapakita ko sa iyo kung paano ka mag-apply niyan online. Punta ka sa official website na ARE tapos click Accedi. Next step, dapat na mag-login ka. Either CIE o kaya naman ay Speed. After logging in, kapag ka nakita mo ARE, click Prosegui. If ever na makita mo ARE, i-click mo lang sa bandang baba yung Torna al Servizio. Tapos ay click Bonus Sociale, tapos ay click Modulo Dichiarazione Indiretti Gas. Checkan mo yung mga checkbox. I-type mo yung Codice Accesso na 3346, tapos ay i-click mo yung Vai Avanti. Sa partner ay i-check mo lang, halos wala ka namang gagalawin diyan. Tapos ay i-click mo lang sa bandang baba yung Vai Avanti. Dito naman ay itatype yung Codice CE or SII na makikita doon sa upper part ng sulat. Sa bandang baba, chikan mo yung sa may arrow na red kung ang buleta ay intestato sa aplikante. Yung namang may arrow na blue ang chechikan kung halimbawa na ang buleta ay intestato sa ibang member ng nukleo familiare doon sa ISE. Ibig sabihin ay hindi nakapangalan sa aplikante ng bonus na iyan. Itatype din ang Codice PDR na galing sa administratore. Tapos ay pipili ka kung si o no regarding sa pagdeliga. I suggest na piliin ay no. Para kung sinong aplikante ay sa kanya din nakapangalan ang bonifico domiciliato. Tapos ay kiklik ulit yung Vai Avanti. Sa parte na ARE ay mag-a-attach naman ng documents. Ang dimension ng file ay mas mababa dapat sa 15 MB at dapat ay nasa file format na allowed na naka-enumerate naman diyan. Ang i-attach ay yung sulat na natanggap at isang valid ID. Halimbawa, pwedeng ilagay dyan ay karta de identidad. Tapos pagka nai-alega mo na yung mga documents na yan, i-click mo ulit yung Vai Avanti. Kapag ka nakita ARE ay i-double check lang ang details na nilagay mo. Kapag ka okay na ang lahat, i-click mo yung Invia Requiesta.
dapat ay makita mo rin para malaman mo na success ang pag-send mo ng iyong application. So, ganyan lang, kasimple yan, apply yan online. Just in case na maaprubahan ang iyong demanda, after a month ay may darating ulit sa iyo na sulat. Tapos, ang sulat na yan ay dadalhin mo sa posta para ma-encash mo at matanggap mo na yung bonus. Pero, meron ding posibilidad na mahigit pa sa isang buwan ang iyong paghihintay para malaman mo kung aprobado ka o hindi. Oraga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Baka sakali, hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel. Sana ay mag-subscribe ka na. I-hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon ay wala ka mamimiss sa mga videos. Dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ako diyan at pwede rin na i-subscribe mo ako diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up o kaya naman ay mapusuan mo ang aking mga vlogs. Importante din, malaking tulong sa akin kapag ka na-share mo rin sa iba ang aking mga videos. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Ratsiraga, a la prossima!